Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, so I'm here at Coffee Project and I'm just eating alone. So isip ko na while hindi ko na mag-isa, so I'll just be doing another video. Sorry, medyo mahinim boses ko kasi I'm here in a public place. So yeah, so since nandito ako, kumakain ako. Ito kinakain ko. Cheesecake and sobrang gusto ko talaga dito sa Coffee Project kasi ang ganda ng ambience nyo. Lakas mga sociality. Yung presyo niya parang mga Starbucks lang din, ganyan. Mas malang siya ng konti siguro, pero you get what you pay for naman eh. Parang okay yung ambience niya. I really love like hanging out here. So today, yung content ko sa vlog na to, naririnig niyo ba ako? Hindi ko sure, yes, naririnig. So magkukwento ko ng CPA board exam journey ko. Kasi I've read some of the comments na parang you were asking kung Marvin, kwento ka naman ng journey mo sa CPA board exam kasi para alam mo yun, maka-inspire. Maka-inspire naman sa mga nag-aaral, kahit anong mga board exam naman. So, sige, kwento ko yung CPA board exam journey ko. So, let's go! Yung camera ko nakapatong lang siya dyan sa may flower vase. Kain muna ako, guys, ah. Graduate ako 2013. Kaso pagka-graduate ko, since parang medyo nagsustruggle na kami financially, parang ang gusto ko na lang talaga ng pagka-graduate ko, sabi ko, gusto ko na agad magtrabaho. Kasi, sabi ko gusto ko na agad magtrabaho pagka-graduate ko kasi, parang mas gusto ko kasi nung kumikita nga ako kasi nga we were struggling. Ang sabi ko, nagtrabaho na agad ako. Kasi, prior to graduating, nakapagtrabaho na rin naman ako. Nag-work na ako sa call center nung fourth year ako. So, pagka-graduate ko, sabi ko, gusto ko na rin magtrabaho para, alam mo yun, dami kasing gastusin sa bahay. And, alam mo yun, iniisip ko na lang talaga nun. Pagka-graduate ko, gusto ko na magtrabaho kasi gusto ko nang kumita. Kasi nga, ang hirap nang walang pera. So, kinalimutan ko muna yung pangarap. Pangarap ko na mag-take ng board exam. So, nagtrabaho na agad ako. Trabaho ako sa bangko. Parang sabi ko, mag-iipon muna ako ng pera tapos saka ako na itutuloy yung pag-board exam. At sabi ko, kasi nung nagtatrabaho ako sa bangko, medyo maliit yung sahod. So sabi ko, balik ako sa call center para mag-ipon lang ako. Pag may nakaipon na ako, saka na ako mag-take ng board, mag-enroll for the board exam. So yun, to cut the story short, nakapagtrabaho ako sa Accenture. Ayan, pagka-graduate ko, nakapagtrabaho ako sa Accenture. So, Accenture, usually, marami silang mga back office, ganyan. Tapos, mga night shift. Napunta ako sa night shift. Kasi US yung client ko. So, yun, nung nakapag-start na ako magtrabaho, syempre, kumikita na ako ng pera, ganyan. So, medyo, nakakalimutan ko na yung pangarap ko na mag-take ng board exam. Kasi, kumikita na ako eh. Parang iba kasi yung feeling kapag kumikita ka na, nagagawa mo yung mga gusto mo sa buhay, nakapag-gala ka na, nakakain ka na sa mga gusto mong kainan. Hanggang sa ayun, lumipat ako sa bagong company, tapos parang nawala na sa isip ko na mag-take ng board exam. Kasi parang sabi ko, oh, kumikita naman pala ako, okay naman pala yung kita, bakit ko pa kailangan mag-take ng board exam? Pero ewan ko ba, parang after a year of working, parang na-feel ko lang na parang something is missing, parang may kulang. Alam mo yun, nakagraduate ako, tapos parang feeling ko, may kulang kasi alam mo yun, hindi ko pa nakukuha yung parang end goal ng pag-accountancy, di ba? Lahat mo tayo nag-accountancy para maging CPA, di ba? So, nag-enroll ako for the board exam. So, kaso nung una kong subok ng pag-review, ayan, na-in love ang kuya nyo, so merong parang merong dumating na tao na parang nag-effort siya, ganyan. Tapos, mas tayo ko ba, nagbibigay siya ng attention, ganyan. Pero at first talaga, hindi ko siya gusto kasi hindi naman siya cute. So, basta hindi ko siya type physically. So, nung una, ayaw pa ako. Sabi ko, tigilan mo na kasi hindi talaga kita type, ganyan. Tigilan mo na yan. Tapos, yun, parang ma-effort kasi. Tapos, laging nagbibigay ng time, ganyan yung effort. Maingay. Nararinig ko ba yung ingay? Medyo maingay guys, so kailan ba? Sorry.
So yun na, ayaw-ayaw pa ako nung una. Tapos hanggang sa na-fall na. Tapos bigla nung umayaw na siya, parang tinigil niya na yung effort. Ako naman yung nag-habol, ganun. So hinabol ko talaga siya. Hindi ako nakapag-concentrate sa una kong review sa board exam. Nagsayang lang ako ng pera pang-enroll, diba? Kasi hindi ko tinuloy. Parang first 1 month lang yata ako nag-review. Tapos tinamad na ako, hindi ko na tinuloy. Hanggang sa nawala na naman. Ang hirap ng ganun, nawala. Nawala na naman yung momentum ko sa pag-review. Tapos ayun, back to work, ganyan. Work na naman. Hanggang sa nagkaroon ako ng jowa, 2015 yan. After one year, nagkaroon ako ng jowa. Tapos ayun, 2015 na. So, pagka 2015, yung jowa ko, yan, pinush niya ako na, sige na mag-review ka na para makapag-take ka na ng board exam. Kasi sayang naman, nakagraduate ka, tapos hindi mo rin i-take ng board exam. So, ayun, review ka na. So, ayun, siya pa yung nagsama sa akin sa pag-enroll, siya nag-fill out ng mga application form. Ang alam ko siya pa nagbayad ng parang reservation fee. Siya nagbayad ng reservation fee. Tapos, iiwan niya lang din naman pala. Iniwan niya ako nung malapit na magsimula yung board exam. Okay, sorry. Nung malapit na magsimula yung board exam. Ayan, iniwan niya ako. I mean, nag-break kami ganyan. Tapos yun, yung second review ko. Ayun na naman, di ba? Pangalawang review ko na yun. Tapos, distracted na naman talaga ako kasi nga heartbroken na naman ako. At, I mean, ang hirap nung review kasi maliban sa ang daming aspeto ng buhay ko during those times na nag-struggle ako financially kasi kailangan ko magtrabaho para may pambaon ako, may pambayad ako sa review school. Tapos nag-struggle yung puso ko kasi sobrang mahal na mahal ko yung ex ko dati ha. So as in nababaliw ako sa kanya noon. Sabi ko this time ito naman yung gagamitin ko kasi ito na yung ginamit ko sa una kong review eh. Ito yung ginamit ko sa una kong review. So wala akong napatunguhan. Sabi ko I am tired of starting over again sa pag-review. Sabi ko kailangan ito ngayon kahit gaano ko sakit, kailangan ko itong ituloy. So ayun, tinuloy ko lang talaga kahit sobrang sakit. May mga times na umiyak ako sa sa review school. Umiyak ako hindi dahil sa subject. Umiyak ako dahil nasasaktan ako sa breakup. So, hindi ako ma-focus talaga. Tapos, ang tagal ko na bago nagka-graduate. So, yung mga natutunan ko nung college, kung meron man ako natutunan, nakalimutan ko na talaga. So, nung pag-review ko, back to zero talaga ako. I need to read again, starting from the basic. So yun yung secret ko nung pag-take ng board exam. Nagbasa ako ng basic kasi ang tagal kong natambay eh. At ang hirap makasunod sa board exam kasi sa mga tao sa board exam sobrang ang daming matalino sa board exam kasi ang dami ng schools yun, di ba? Lahat ng mga best of the best magkakatalo na kayo sa board exam. So it was really hard kasi hindi ako makasunod sa lesson kasi maliban sa hindi ako focus kasi na hurt ako sa breakup. Hindi ako makasunod kasi ang tagal ko nang graduate. So yung mga natutunan ko medyo nawala na sa utak ko. So, sabi ko, alam mo yung mararamdaman mo yun, mararamdaman mo yung kung papasa ka or hindi. Tapos naramdaman ko talaga na hindi ako papasa. Alam mo yun. Kasi sobrang nahihirapan ako. Yung mga katabi ko sa board sa review center, grabe parang iba yung dinidiscuss ng professor pero sila nagsosolve na sila ng parang for the next subject kasi parang feeling ko alam na nila yung lesson. So parang nakikiupo lang sila dun actually para mag-solve ng ibang subject. Sabi ko, oh my god, paano ba to? Bakit parang ang gagaling ng mga tao dun? So kung magre-review ka talaga tapos parang hindi ka naman ganun katalinuhan kagaya ko kung hindi ka naman sobrang maraming alam, may intimidate ka talaga. Like ako, I felt intimidated talaga kasi parang kakainin ka ng mga kaklase mo kasi ang daming magagaling doon. Pero your biggest parang enemy is yourself eh. Yun talaga yung kalaban mo, yung sarili mo. You really have to decide eh. Kailangan mo mag-decide sa sarili mo na I have to make this. I have to make it. That whatever happens, I will make it. Ako yun talaga yung parang marami kasi, lahat kasi kayo gustong pumasa ng board exam. If you're taking the board exam, lahat kayo gusto pumasa. Pero ang magkakatalo dun, gaano mo ka gusto pumasa.
ba? Gaano mo ka gusto? Kasi ang daming nyo doon. Lahat gusto pumasa. Ano ang meron ka para pumasa ka? Ano ang meron ka compared sa iba para pumasa ka? And that is your will to pass the board exam. So I really decided na kahit sobrang I was in deep pain, kahit sobrang nasasaktan ako, I really told myself na lalaban ako. Nagkamali na ako once, pinairal ko na yung puso ko once. This time, utak ko na naman yung gagamitin ko. Kahit sobrang sakit, kahit sobrang hirap na hirap ako, pumapasok pa rin ako. Alam mo yun, parang minsan pumapasok ako sa class, pero wala akong maintindihan kasi yung utak ko, ang layo ng nararating. Yung utak ko, iniisip ko yung ex ko. Yung utak ko, iniisip ko na sana balikan ako ng ex ko. Ganun yung naisip ko. Hindi ako nakafocus sa board exam ng mga first few months talaga, I swear. Tapos, hindi na ako makahabol sa lesson talaga. Parang masyado nang advanced yung tinuturo, masyado mabilis yung tuturo. Tapos ako parang, ang konti ng knowledge ko. So, I have really decided na kailangan ko mag full-time sa review kasi if I will do what I usually do, I will get the result that I usually receive, di ba? Parang ganyan. Ano nga ba yung quote na gano'n? May mas magandang term. Hindi ko lang maano yung tamang quote. Parang, di ba? Parang, if nothing changes, nothing changes. Di ba naman yan? Kung wala ka ba baguhin sa efforts mo, sa ginagawa mo, wala ka rin matatanggap na something different. So yung kahit mahirap, sabi ko na nagresign ako sa full-time job ko, sa trabaho ko. Tapos kahit hindi ako sure kung yung pera na naipon ko, hindi ko sure kung sasakto siya hanggang matapos yung board exam. Pero dasal na lang talaga, tiwala na lang kasi wala rin akong makukuha from my parents noon kasi yung tatay ko nun natanggal sa trabaho, tapos yung kuya ko na injured, basta nagpunta sila ng probinsya lahat, ako lang inaiwan dito sa Manila. Tapos pasok lang ako. Tapos since nagtitipid ako noon, hindi, imbis na weekdays ako pumapasok ako weekends para 2 days lang. Tapos at least yung weekdays ko, nasa bahay lang ako. Mas marami akong time magbasa, mas marami akong time mag-solve. Kaya as in, nagana talaga ako. Na parang tinanggal ko muna yung self ko sa social media. I really focused on reading from the basics. Start talaga ako sa basic. Tapos, kailangan ko maintindihan yung parang concept behind para maka-gets ko yung advance. As in, I really felt that I was left behind. Feeling ko I was really left behind. Pero, hindi na ako talaga sumuko. Nagbasa ako ulit ng basic. As in, basic, basa. Tapos, pagkabasa ko ng basic, nung naintindihan ko na, saka ako inaaral yung mga materials ng review school. Kasi hindi ko naintindihan yung materials ng review school. Kasi hindi ko nga mag-gets kung bakit ganun. Alam mo yun? Kasi nga, ang pangit ng pundasyon ng basic ko. Kahit nung undergrad naman, medyo hindi naman ganun kaganda yung pundasyon. So, yun lang talaga. And, kailangan talaga gustong-gusto mong pumasa eh. Kasi lahat kayo nandun, lahat gusto pumasa. Kakainin ka ng mga kaklase mo kung hindi ka lalaban. So, you really have to fight. After ko, pagpapasok ko ng review school lang weekend, after ng klase, dumidiretso ako sa UST. Kasi sa CIPAR ako nag-review sa may Espanya. So after noon, malapit lang kami sa UST. So nagsisimba ako. Nag-pray ka talaga eh. Kasi kahit gano'ng kakagaling din, kahit gano'ng kakaano, kung hindi ibibigaw, hindi ka tutulungan ni Lord, di ba? Kung hindi para pa sa'yo. So I was really praying to God na, God, Lord, please. I'm doing my best to learn. I'm doing my best to parang cope up with the lesson. Please, give this to me. Please, ibigay nyo naman sa akin. Kasi, alam mo yun, ang dami kong sinacrifice. Nag-design ako sa trabaho. Tapos, iniwan ako ng jowa. Kasi yung family ko was also struggling. Nasa probinsya. Wala talaga akong, parang feeling ko kung hindi ako papasa. Anong mangyayari sa akin? Alam mo yun, parang, iniwan ako ng jowa ko, wala na akong trabaho, wala na akong pera. Anong mangyayari pag hindi ako pumasa, tapos madi-disappoint ko pa yung family ko, yung parents ko. Kasi ako talaga, maraming times sa board exam na parang feeling ko, napifeel ko na parang hindi ko yata kaya. Alam mo, ako kasi mapag-doubt din ako sa sarili ko talaga. I'm a self-doubter, to be honest. Parang I was always doubting myself na parang feeling ko hindi ako papasa, feeling ko hindi ko kaya kasi ang gagaling ng mga kaklase ko,
ang gagaling mo, ang daming magagaling sa board exam. Like, makikita mo yun. Especially pag nag-pre-board exam. Kasi before yung actual board exam, meron kayong parang sinatawag na pre-board. Tapos makikita mo naman dun yung mga scores ng mga kaklase mo. Sabi ko, ang daming magaling. Yung parang feeling ko magaling ako. Sige na, magiging honest na ako. Feeling ko talaga, nung undergrad ako, feeling ko magaling ako. Pero nung nandun na ako sa board exam, hindi pa pala ako magaling, feeling ko. Kasi ang dami palang ibang magaling. Sobrang, as in, na parang mag-feel ko talaga minsan na parang feeling ko hindi ko kaya. Minsan may mga lessons na hindi ko naiintindihan. Tapos sabi ko, ano ba to? Bakit parang hindi na ituro? Absent? Absent ba ako? 4 years akong absent. Parang wala akong natutunan. Parang wala akong natutunan nung undergrad. Pero, you just really have to keep going eh. Diba? Kung hindi mo alam yung topic, exert more effort on studying on a particular topic na, pero wag naman oo, baka yun lang aralin mo, hindi ka na mag-aral sa iba. Pero kung feeling mo meron kang weakness, ayun, focus ka din. Ako kasi alam ko kung ano yung weakness ko. Weakness ko talaga P2 sa account, mga accountancy, mga cost accounting, mga ganyan. And basta sa cost accounting, medyo weakness ko yun. And then sa taxation din, medyo weakness ko yun. So doon ako medyo nag-focus. BL din, business law. Ano, medyo weakness ko yung mga yun. So medyo doon ako nag-focus. Ayun, pero hindi ko naman kinakalimutan din yung iba. Of course, nagbibigay din ako ng time sa lahat ng subjects. Dahil hindi lang, ano eh, hindi ka lang dapat nag-focus din sa isa eh. Kasi, kailangan mong ipasa yung, well, sa time namin, 7 na subjects. Hindi ko alam kung 7 pa rin ngayon. Pero ayun nga. You just really have to keep going kahit you feel like hindi mo kaya, feeling mo ang daming magaling compared sa'yo. You just really have to keep going. Diba? Focus on your own journey. Don't parang compare too much sa ibang tao. Of course, sometimes you have to compare eh. Kasi you have to assess yourself kung ano yung standing mo, kung nasaan ka, diba? Kung sa buong students dun sa review school, feeling mo ba yung nasa half ka ng pinakamagagaling o nasa half ka ng pinaka hindi magagaling. So kailangan i-assess mo. Ako ang ginugol ko, dapat nandun ako sa 1/3 ng parang pinakamagagaling, diba? Para, basta yun, dapat kapag ma-assess mo naman yun eh, so you have to exert more effort. So ako, kahit, ayun nga, nung pre-board, nakapasa naman ako ng pre-board, pero alam ko na hindi pa siya enough. Feeling ko hindi pa siya enough for me to pass. Wala eh, kailangan, if you want to achieve something talaga, you have to be willing to disappear for a while. Dapat, kailangan mo talaga mag-disappear muna panandalian eh. Ako, tinanggal ko muna yung social life talaga. Like, wala muna akong kinita na kahit, may kinita ko mga super close friends lang, pero sobrang bihira lang. Tapos, parang nagkulong lang ako sa bahay din eh. Tapos, wala eh. Focus talaga ako nun eh. Basa kasi, I have to start from the basic. So, basa, understand the basic. Tapos, pag naiintindihan mo na yung concept, yun, solve ka na lang. So, practice. Kasi, you have to, sa board exam, you have to develop or you have to practice 2 skills. Eh. Yung una, yung skill nung pagiging accurate. Accurate dapat yung sagot mo, syempre. And then, pangalawa, speed. Speed and accuracy. So, dapat, mag-practice ka na mag-solve para ma-familiarize ka sa different types of problems or scenarios. Tapos, yun, syempre, masasagot mo siya. And of course, kailangan speed kasi time pressure ng board exam, di ba? May time limit naman yun. Hindi naman yun eh, parang magtitake ka ngayon sa, next week na ako magpapas, ma'am. Ma'am, next week pa, nagko-compute pa. Hindi ka aantayin ng proctor. Kailangan mong, ano talaga, kailangan mong masubmit on time. So, yun, speed and accuracy, kailangan. Oh, to be honest, hindi ako yung tipo na matalino. Like, may mga tao kasi na parang inborn talaga yung talino. Like, kahit hindi sila gas, ganun ka mag-aral, makakasunod sila sa lesson. Pero ako, I really have parang to exert effort. Tapos pag may effort na ako, doon lang ako parang nagiging magaling. No? Parang sobrang kailangan ko mag-exert effort. Hindi ako matalino, pero when it comes to pag-aaral, feeling ko masipag ako. Masipag talaga ako. Kasi yung secret sa board exam ng CPA, kapag medyo alam mo na yung concept, solve ka na maraming problems eh. You have to familiarize yourself kasi sa different situations. Alam mo yun kasi
sa board exam, marami kasing pwedeng baguhin lang nila yung isang word or baguhin lang nila yung isang sentence doon. Mag-iba na yung thought, di ba? Mag-iba na yung parang logic ng problem. So, dapat alam mo yung basic para alam mo yung concept behind. Tapos, practice, ayun. Solve ka ako. Ayun, just really solve lahat na lang na makita kong problem sa pwedeng solve ko para ma-familiarize ka. Be with the right people. So kapag nagbo-board exam ka, mas maganda if you're surrounded also with people who are talagang hungry to pass. Kasi magkakaroon kayo ng parang friendly competition eh. Makikita mo na lang, galing naman. Ang lang, galing niya, kailangan magaling din ako, di ba? And that's it. And then, enjoy, di ba? Enjoy the process. Kasi to be honest ako, when I passed the board exam, of course, I was very happy. Pero ang laki ng expectation ko, pag akala ko pag nakapasa ako ng board exam, pag naging CPA ako, magiging mayaman agad ako. Very wrong guys. Parang nahirapan ka na sa pag-aaral mo, tapos pagka-graduate mo, ang hirap pa rin ng trabaho, di ba? Parang pinapahirapan lang natin sarili natin, buong buhay natin. No? But again, just enjoy the process. Enjoy the process. Sipag. Kita ko talaga ng sipag. And prayers. Enjoy sa mga college students naman, enjoy nyo lang, pero of course, aral, pero sometimes, isingit nyo rin yung pag-i-enjoy kasi mamimiss nyo yung pag-aaral kapag nagtatrabaho na kayo. Kasi kung pinahirapan kayo sa pag-aaral, pag nagtatrabaho kayo, mas mahihirapan. Mas mahirap na naman yung trabaho, stressful. So, enjoy the journey, enjoy the process, but trust the process. And I hope na sa mga magtitake ng board exam at sa mga aspiring CPAs and kung ano bang mga field or professions nyo, sana ay makapasa kayo. And sipag, tsaka, and prayers. Para pag nakapasa na kayo, yan, may experience nyo na din yung mga ganit. Hindi sa iniinggit ko kayo, pero para lang dagdag motivation sa inyo. Diba? Kasi pag nakapasa na kayo, ako may mga stress din naman ako sa trabaho, pero at least kung pag nakapasa na kayo, kung hindi nyo nararanasan yung mga ganitong bagay, for example, nararanasan nyo kumain ng mga coffee na shawl, na mahal, and then cheesecake, and tapos ganito yung view nyo, yan, oh, ganda. Oh, diba, baso siya. Thank you guys for watching, and if you like this video, like, comment, subscribe, and see you again on my next VLOG vlog. Bye bye!